magsitayo po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang puhon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunita natin ngayon si Santa Escolastica, isang dalagang inialay ang kanyang buhay sa pamamagitan ng panalangin at paggawa bilang kabahagi ng isang monasteryo, bilang isang mongha. At kung sa kanya ay ito ang kabanalang tinatawag sa kanyang buhay, sa atin naman ay isang pagiging malay sa paggalaw ng Diyos sa kanyang kabutihan at biyaya sa bawat sulok ng ating buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliumong kagalakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Misa'y tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman, pinakakain sa amin ang anumang bungang sa halamanan. Huwag lamang ang bunga sa puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan.
hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila lalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw. Ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah,
Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto at gayon din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan, araw ng ating debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya dahil po dito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Nakikinig ba tayo sa Diyos? Kung pag-uugnayin natin ang lahat ng ating mga pagbasa ngayong araw, ito ay tungkol sa pakikinig. Sa unang pagbasa, natunghayan natin na sina Adan at Eva, ayon sa alamat ng Henesis, ay pinakinggan hindi ang sinabi ng Diyos, kundi ang pang-aakit ng ahas o ng demonyo. Eh ano bang sinabi ng ahas? No? Inanyayahan niya sina Adan at Eva na kainin ang prutas, ang bunga mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, na ipinagbabawal ng Panginoon, no? Pero kung tutuusin, parang kapos yata yung wika natin para maunawaan kung bakit yun na ipinagbabawal at paano naaakit sina Adan at Eva tungo roon, no? Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, sa kaalaman at kamalayang Hudyo, ng kaalaman ay parang control, pagpapasya. No? Dahil pag alam natin ang isang bagay, alam nating kutkutin at kalikutin ang mga ito, no? Lalong-lalo na po, no, yung mga isa sa mga pagkakaiba natin, no, yung mga mabata-bata pa tsaka may edad na, no, hindi marunong sa cellphone, no? Kaya kung hindi alam, no, sabi nga ay nangangain ng mangmang, no, ang mga bagong cellphone ngayon, no? Pero kung alam mo, lahat kaya mong gawin, no? Mag-picture, mag-Facebook, tumawag, mag-message, mag-chat. Pero kung wala kang alam, hindi mo alam kung hindi mo kayang kalikutin yung bagay na yun, no? Natatakot ka na baka masira pa, no?
So yung kaalaman para sa mga Hudyo ay control. At ano yung pang-aakit ng ahas sa dalawang taong ito, kina Adan at Eva? Kapag kinain nyo ang ipinagbabawal ng Diyos, magiging katulad ninyo siya. Sa anong aspekto? At hindi ba mabuti dapat yung pagiging katulad ng Diyos? No? Sinasabi ng ahas ay kayo ang may control. Kayo ang marunong magdesisyon sa kung ano ba yung mabuti at masama. Wala nang Diyos ang gagabay, nagagabay sa inyo. Hindi nyo nakakailanganin. Dahil kapag kinain ninyo ito, hawak nyo na ng buong buo ang inyong mga kilos at kapalaran. Ikaw na magsasabi, ay, itong gagawin kong ito, mabuti ito. Kahit alam kong saktan yung tao, masama naman siya eh. May sabit naman yan eh. Ako na ang magsasabi, mabuti ito. Hindi katulad ng taong nabibilang sa Diyos, na alam niya na bagamat marami siyang malalaman, sa kanyang pagdedesisyon ay dapat napakikinggan pa rin kung ano ang mabuti at hindi mabuti. Kung ano ang nararapat at hindi nararapat. Kung ano ang mabuti para sa Diyos na kailangang gawin at ang masama na kailangang iwasan. Yun ang tukso. At dahil kinain nila yun, para bang isinaganap na nila, hindi na kami kailangang makinig sa Diyos. Pagkabingi. Na ipinakita naman na hinilom ng ating Poong Hesus Nazareno sa mabuting balita ngayon. No? Tandaan natin ang mga ganitong pagkakasakit para sa mga Hudyo, tanda ng matinding kasalanan kung hindi ng tao ay yung kanyang mga ninuno. Subalit, sa kabutihan ng Diyos, ibinalik ang pakikinig. Ibinalik ang pagkaugnay natin sa Diyos. Ibinalik ang kamalayang dahil sa Diyos ang ating kapangyarihan at ating kapalaran, kinakailangang makinig tayo sa Kanya. Mula sa kasalanan, tungo sa pagpapakabanal. Kaya magandang tanong, nakikinig pa ba tayo sa Diyos? O baka naman nandito tayo sa simbahan, ang gusto lang natin marinig ng Diyos. Yung kailangan natin, yung gusto nating mangyari, yung nasa saloobin natin. Pero nagsasabi rin siya, huy, pakinggan mo rin naman ako. Na sana yung buhay natin katulad ng Kanya. Nakinig sa kalooban ng Ama, tumungo sa kamatayan para sa lahat upang makinabang sa buhay na walang hanggan. Tayo rin kaya kayang makinig na sundan ang kalooban ng Diyos na sa Kanyang pagmamalasakit sa atin maging mabuti at mapagmalasakit din tayo. Sa Kanyang pagiging malay sa pakinabang ng Kanyang mga ginagawa sa iba, alam din natin na yung mga ginagawa natin, apektado ang iba. Kaya hindi lang tungkol sa atin ang buhay natin. Tungkol din sa ating kapwa, sa kapamilya, sa kapitbahay, sa kababayan, sa komunidad, sa bansa. At kung paano tayo binigyan ng pag-asa ng Diyos, ganun din sana ang pag-asang ating ibinibigay sa iba. Na magpakabuti, magbago. Isa si Santa Escolastica sa mga sumunod sa kalooban ng Diyos. No? Bilang isang babae, siya ay nangako at namuhay bilang isang mungha sa patuloy na pananalangin at paggawa. Isang paalala sa atin ng bawat isa sa atin may ninanais din ng Diyos. Pero paano natin malalaman yun?
kung hindi tayo marunong makinig. Sa ating pananalangin, sa ating pagninilay-nilay, sa ating pagdedebosyon, sa ating araw-araw na pamumuhay. Lalong-lalo na kapag mahalagang mga pagpapasya ang nakasalalay, yung kabutihan natin, yung ibang tao, yung kinabukasan. Kaya sana itong pakikinig ang hingin natin bilang biyaya sa ating pagpapatuloy ng banal na misa ngayong araw. At sa araw-araw, pwede na nating muling simulan ngayon. Tanungin natin ang ating mga sarili, sa ating mga panalangin. Ano ba ang gustong gawin ng Diyos para sa akin? Ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko ngayong araw na ito bilang bahagi ng pagtupad ng Kanyang kalooban? Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atinawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na nakikiisa sa pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwang manalig sa iyo. Ngayong sa aming ibinibigay, anang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong karingan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Parehiya. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni Santa Escolastica, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iniwalay, sa krus ay namatay, upang kami kay mabungay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y igakalay, ang lahat ay bibigay, puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samot na sal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Kung kayo po ay merong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday ngayong February 22. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno
sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para po sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bago ang huling pagbabasbas, lalong-lalo na po ngayong araw ng Biyernes, marami po tayo ngayon na kapag tayo ay nagdiriwang ng mga banal na sakramento, nagdedebosyon at nagdarasal ay kinakailangan po sa loob at sa paligid ng simbahan na isuot ng maayos ang ating mga face mask. No, siguraduhin pong natatakpan ang inyong mga ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. No? Bilang malasakit po sa ating kapwa, ingatan po natin ang ating mga sarili. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.